Alright, so usapang gobyerno na naman tayo mga kapatid, no? Usapang history ng Pilipinas mula dito kay Kapatid AVINIDZ mga kapatid, no? At isa sa mga channel na dapat ninyong puntahan kapag ka naghahanap kayo ng about sa history ng Pilipinas, particular na mga kapatid pag-usapang politika, no? Usapang mga panahon ni dating Pangulong Marcos, no? So ito ay part 1, no? Mula kay Kapatid na AVINIDZ. Ang title nito ay Itinago, Ibubunyag Na, Dapat Mo Itong Malaman. Malamang marami na sa inyo nakapanood nito, no? Pero ito'y gagawan lang natin ng reaction video, mga kapatid. Kung gusto nyo panoorin to ng solo lang, walang nagre-react, nakalagay naman ang link sa ibaba. At syempre, huwag ninyong kakalimutan, mga kapatid, baka di pa kayo subscriber ni Kapatid AVINIDZ, huwag ninyong kakalimutan mag-subscribe. At sana ganun din, mga kapatid, dito sa ating reaction video channel, no? Sana nakasubscribe na rin kayo. So huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Ayon sa naging resulta ng isang pandaigdigang survey noong taong 1995, si Pangulong Marcos o kilala rin sa katawagang Makoy ang lumabas na pinakamagaling na naging pangulo ng isang bansa sa buong mundo. Wow. Matalino, magaling... Yun daw ay ayon sa survey, no? ...magsalita at puno ng karisma. Kapatid AVINIDZ. Maligayang pagbabalik kapatid, it's Kapatid AVINIDZ here. Sa araw na ito, ay atin na namang pag-uusapan ang mga nagawa ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa ating bansa na kailanman ay hinding-hindi mo mababasa sa mga aklat ng kasaysayan dahil sinunog at binura ito ng mga Aquino. Ngunit bago yan, kung ikaw ay bago pa sa channel na ito, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Kaya, simulan na natin. Noong May 28, 2021, ang Facebook page ng Laban Pinas ay naglathala na ang Pilipinas ay may sariling gusali, Philippine Consulate sa bawat bansa sa buong mundo. Wow. Ngunit sa kasamang panay, nang naging pangulo si Cory Aquino sa ating bansa noong 1986, ay ibinenta niya lahat ito. Katulad ng Eton Tower na makikita sa Causeway Bay, Hong Kong. Naumani naman ito ng 549 reactions, 204 comments, and 282 shares. Ngunit sa yung tinutukoy niya sa post yun ay yung comments, shares, reactions. Sa mga panay, ay kinontra naman ito ng Rappler. Ooh, na hindi daw ito totoo. False. Philippines had a consulate in every country until 1986. Oo, oh, hindi daw totoo, sabi ng Rappler. May pa-fact-check pa silang nalalaman. Oh boy, ito talaga Rappler na ito. Puro sila fact-check sa iba. Pero sila naman pala ang number one source ng fake news. Oo kapatid, tama ang inarni. Sana naaalala ninyo, no, parang nung nakaraang araw lang may lumabas na parang survey, no, the least trusted, mga kapatid, nasa pinaka baba, no, pinaka laylayan na talaga, no, yung Rappler, tapos mga ilang hakbang, sumunod dun yung ABS, no, mga tol, pati nga sa YouTube channel nila naka-off ang comment section. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maglabas ng iyong opinion. Bueno. Bueno, kapatid, ipagpatuloy natin. 1986. Ito ang taon na kung saan sinimulang palitan ang mga aklat sa paaralan. Kaya, hanggang ngayon, yung maling akala at pabor sa mga Aquino lang ang nababasa ng mga kabataan. Nagluksa ang langit nang siya ay inilibing kumulog ng... Wow! My goodness! Magpahanggang sa ngayon. Kaya, nandito kami para iparating sa mga kabataan. Pati si Noy nasa libro. Na hindi ko na kasi inabot to dahil medyo matanda na tayo, mga tol, no? Nasa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ang ating bansang Pilipinas ay hinahangaan sa buong mundo. Mm-hmm. Narito ang mga katotohanan
na binura ng mga Aquino sa kasaysayan. Dapat mo itong malaman, kapatid. Number 1. Sa panahon ng pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos, siya ang pinakamahusay na pangulo sa buong mundo. Number 2. Tinawag na superpower nation ng Pilipinas sa pamumuno ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Number 3. Mayaman na si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos bago pa siya naging Pangulo ng Pilipinas sapagkat siya ay abogado ng isang mayamang pamilya at kapalit ng kanyang nagawa ay ginintimpalaan siya ng 192 metric tons of gold. Number 4. Ito yung mga bagay na hindi itinuturo sa paaralan, mga kapatid, no? At saksing buhay naman ang karamihan sa inyo na ni minsan ay walang nabanggit na mabuting bagay, walang nabanggit na mabuting kasaysayan sa panahon ng dating Pangulong Marcos. Ang tanging mababasa lamang ninyo sa mga libro mula sa pinakamababang antas ng paaralan, antas nga ba tawag doon, o mula sa elementarya, mga kapatid, o kung mayroon pang mas mababa na mayroon libro, tinuturo na sa mga paaralan, no? Eh yung puro kasamaan lamang, yung mga, tawag dito, mga hindi magandang nangyari. Well, lahat naman ng administrasyon, no? Lahat naman ng administrasyon, kahit simulan pa natin kay Emilio Aguinaldo, merong maganda at merong hindi maganda. Pero pagdating dito kay dating Pangulong Marcos, nakafocus lang talaga ang kasaysayan natin doon sa mga pangit, no? Doon sa mga hindi magandang pangyayari, mga tol. Tapos pagdating naman sa mga Aquino, sila naman yung mga bayani, sila naman yung puro magaganda ang ipinapakita, di ba? Katulad nung binilugan kanina, lumuha daw ang langit nung siya inilibing. My goodness, pati langit na idamayo. Ipinahayag ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ang batas militar para sa mga kilos protesta at paninirampuri sa gobyerno na tinatawag na black propaganda. Number 5. Si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos ay hindi diktador. Kailangan niyang ideklara ang martial law para maisalba ang ating bansa. Number 6. Si Ferdinand I. Marcos ay sinasamba ng ibang mga bansa sapagkat siya ay may kakayahang mamuno. Number 7. 2 piso lamang ang dolyar noong si Ferdinand I. Marcos ang pangulo ng ating bansa. Number 8. Noong si Ferdinand I. Marcos pa ang namumuno sa Pilipinas, ay disiplinado lahat ng tao. Number 9. Nang maging pangulo si Cory Aquino sa ating bansa, nagsimula na bumaba ang ekonomiya ng Pilipinas at nagkaroon na ng madaming krimen. Number 10. Kung natupad lang sana lahat ng plano ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos, wala na sanang mahira na Pilipino ngayon. Number 11. Si Marcos ang dahilan ng pag-unlad ng iba't ibang mga bansa sapagkat sinusolusyonan niya o binibigyan niya ng payo kung paano maresolba ang problema nito. Pero pagdating dito sa Pilipinas, no, nung napahinto siya, ayun na. Number 12. Isa sa mga dahilan kung bakit napatalsik si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos sa kanyang termino. Dahil sa tulong na rin ng mga Amerikano na nainggit sa kanyang katalinuhang mamuno. Number 13. Higit pa sa Amerika ang Pilipinas ngayon kung natuloy lang ang plano ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Sayang. Number 14. Hindi nakasaad sa mga libro ang mga nagawa ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos at ang mga naitulong niya sa Pilipinas dahil lang sa gusto nila ipalabas na masama si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Oo, hindi nakalagay sa libro yan. Tanungin mo sa mga estudyante kung sino nagpatayo ng mga gusali ngayon na napapakinabangan ng marami, PGH, Heart Center, yung mga tipong ganyan, PICC, diba? San Juanico Bridge, marami pa, no? Pag tinanong mo sila, hindi nila alam kung sino yung mga nagpatayo niyang mga yan. Kasi hindi naman nakalagay sa libro yan, eh.
ang lagi nilang dahilan ay ang martial law. Ito lagi ang mapabasa mo sa mga libro. Number 15. Pinahiram ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang blueprint ng kanyang plano para sa Pilipinas sa Singapore. Kaya naging isang maunlad ang bansang ito. Number 16. Maibabalik na sana ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang dating pangalan ng Pilipinas na Maharlika kung di lang siya pinagtulong-tulungang putalsikin ng mga taong nag-aakala na siya ay magnanakaw sa kabanang bayan. So dapat pala sa ngayon hindi na Pilipinas ang tawag natin sa ano, no? Sa bansa natin, mga tol, Maharlika na dapat pala tawag ngayon kung natuloy yung sinasabi ni Kapatid AVINIDZ. Number 17. Noong kapanahunan ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, meron siyang tinayong grupo na tinatawag na Kadiwa na tumutulong at nagbibigay ng libreng pagkain sa mga taong mahihirap. Kaya walang nagugutom na Pilipino noong kapanahunan niya. Number 18. Yung yaman at alahas ng pamilya Marcos ay nanggaling mismo sa kanilang sariling pagsisikap, hindi galing sa kaban ng bayan. Number 19. Naalala ko pati yung sapatos ni Imelda. May nag-interview sa kanya, nakalimutan ko yung sinabi sa kanya. Paano ka naging obsessed, no, sa sapatos? Sabi naman ni Imelda, hindi naman ako obsessed. Sabing ganun na nag-i-interview. Hindi ka obsessed, ang dami mong sapatos. Sabing ganun na nag-i-interview. Sabi niya ganun, kaya ako maraming sapatos kasi tinutulungan niya daw yung Marikina, no? At yun nga, merong in-interview na taga Marikina dati. Ang ginagawa daw nila, every time na may labas sila ng sapatos, pinadadalhan daw nila si Imelda Marcos ng ilang pares, no? So maraming pares. So lagi-lagi daw yun. Hanggang sa dumami ng dumami yung sapatos ni Imelda. So ibig sabihin, hindi niya yun binibili. No, hindi siya obsessed sa sapatos. Kumbaga, pinopromote niya lang yung Marikina. Kasi pag sinabing Marikina, alam na natin yan. Sapatos, mga kapatid, no? Kaya nga merong malaking sapatos dyan, eh. Sa may riverbanks, di ba? Ang ugat ng kahirapan sa Pilipinas ay nung mula nang maupo si Cruz Aquino na walang ibang ginawa sa ating bansa, kundi paboran ang taong nasa tabi niya. Number 20. Isa sa pinakamalaking kasinungalingan na hanggang ngayon ay bit-bit ng maraming Pilipino ay isang mabuting tao si Ninoy Aquino na naging dahilan noon at pinamunuan ang mga komunista para gawing komunista ang Pilipinas. Ngunit nilinis ni Cruz Aquino ang kanyang pangalan noong sa palitan siyang umupo bilang presidente ng Pilipinas at iniba niya ang katotohanan. At pinagtakpan niya na si Ninoy Aquino raw ay isang bayani at si Marcos ang traidor at malipustang pangulo ng Pilipinas na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan ng karamihan sa atin ang isang kasinungalingan. Actually, kung mag-iisip ka nga ng maayos, eh, no? Tignan mo na lang kung ano yung mas magandang nagawa at kung ano yung mga nagawa, eh, di ba? Yun na lang yung titignan, eh. Number 21. Wala silang ibang sinisisi, kundi si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos at napaniwala ang karamihan, lalo na mga kabataan, dahil walang social media na kung ano lang ang kanilang narinig sa mga radio, TV, o kaya nababasa nila sa dyaryo, ayon na kaagad ang pinaniwalaan nila. Hindi tulad ngayon na kahit lukuhin man tayo ng television o mga pahayagan sa radio, ay di na nila magagawa sapagka meron ng social media. Oh boy! Oh boy! Mga minamahal kong kapatid, kahit anong paninira ng mga kalaban kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos, ay talagang lumalabas pa rin ang katotohanan na walang makakapantay sa kanyang mga nagawa. So ayan mga kapatid, sana naman sa video na ito ay mayroon kayong natutunan. At sana ay i-share nyo ito nang sa gayon ay malaman din ng mga kapatid natin, lalong lalo na sa mga kabataan. Maraming salamat po.
Hanggang dito na lang tayo mga kapatid. Alright, no, mga kapatid, yan napanood natin. Part 1 to, no, no, mga itinago about sa Marcos, mga kapatid, na hindi inilabas sa libro, sa mga history books, mga kapatid, no. Pero ang magsasabi rito, hindi na rin ako kasi syempre hindi ko naman inabot yun eh. Though napanood natin yung kay Kapatid AVINIDZ, marami na rin naman tayong napanood about sa panahon ni dating Pangulong Marcos. Bibigyan natin ng pagkakataon na kayo mismo ang magpatunay kung totoo ang sinasabi ni Kapatid AVINIDZ sa pamamagitan ng comment. Lalong-lalo na doon sa mga inabot yung panahon ng dating Pangulong Marcos, gaano ba kaganda o masama ba talaga, maganda ba talaga? I-comment niyo yan sa baba kung inabot niyo yung kapanahunan na yan at babasahin natin yan sa susunod nating video. Alright mga kapatid, so bago tayo magtapos, babati lang muna tayo, no? Magsha-shoutout lang tayo ng mga ilang mga kaibigan natin na nag-comment dito sa Sino ang Antichrist Nostradamus? Yan. Kasi marami pa nag-comment eh, pagkatapos natin itong i-shoutout dati. So shoutout kay Levijan Olea, yan. Christ o Kristo o Mesias, sugo o propeta o alipin ng Diyos, ibig sabihin hindi lang kay Jesus, kundi laban sa lahat ng mga propeta na siyang isinugo ng Diyos. Ang salita ng Diyos na ipinahayag ng mga propeta ay kinokontra ng Antichrist. Sa madaling salita, pilit na binabago ng Antichrist ang kapayapaan ng mga propeta, ang salita ng Diyos. Kung babaybayin niyo ang luma at bagong tipan, nakapaloob dyan at andyan din ang mga binago at pagkaligaw ng mga taong mananampalataya. Yan, yan ang sabi ni Levijan Olea. Ang sabi naman ni Gamers Pro, propeta si Jesus, wala sa Bible sinabi na Diyos siya. Yun ang sabi ni Gamers Pro. Alright? So sabi naman ni John Ali Matulin, 70% sa mga prediction niya ay nagkatotoo. Pero dapat nabasahin ang Ezekiel, Daniel at Revelation para malaman natin ang patungkol sa Antichrist and end of times. Yun ang sabi naman ni John Ali Matulin. At shoutout din kay Selma Valarta. Sa akin ay di yung mga yellow evil na yan at may kasabihan mga evil never win. Kaya sa mga matapos na ang kasamaan, kaya sana nga matapos na ang kasamaan ng mga iyan. Nakasama pati ang mga CCP na yan at matapos na rin yan si Jose Marciso na yan. Kaya patuloy tayong manalangin para sa ikauunlad ng bansa at sana nga ay sa tulong ni PBBM. Pero kapatid, no, kapag mananalangin ka, hindi mo dapat ipanalangin ang kapahamakan ng ibang tao kahit na gaano pa siya kasama. Ang dapat mong sasabihin ay bahala na ang Panginoon sa kanya. Pero huwag kang hihiling ng kahit anuman na ikasasama ng ibang tao. Alright? So, shout out din kay Ineffable State. Tama ba basa ko? Totoo sa anak ni Satan yung Antichrist na sa Genesis story of Adam and Eve. Ito yung generation of snake at ngayon ay naging bansa na. Yung sinabi na, I will put enmity between you, snake, and the woman, Eve. Ito yung generation ng mga anak ni Eve at sabi daw na yung Christ is one body of many human beings. Kaya ito ay masasabi din natin na isang bansa at ito yung generation sa mga anak ni Eve na nagumpisa kay Seth. Yung sumunod kay Cain at kay Abel at napatay. Sabi daw na si Eve ay unang nabuntis mula sa ahas. Oo. Dahil yung ahas bago pa na cursed, parang may katularan pa ito ng tao. Kaya ang war na ito ay sa pagitan ng magkabilang generation ng ahas, Cain at kay Eve, Seth. Sino kaya sa Europe or Asia ang ahas at sino ang Kristo? Yun ang sabi ni Ineffable State. Yun. At last natin babasahin mga kapatid kay Miriam Cantores. Yung mga pari, madre, pastor na nagbabalat kayo na alagad sila ng Diyos pero salungat sa mga asal nila, mapagkunwari, mabait pero nakakatakot kasi mga mukhang anghel pero di pala. Yun ang sabi ni Miriam Cantores. Yun. So maraming salamat mga kapatid at shout out sa inyo lahat. No? Sana ay patuloy kayong nanonood at sana ay marami tayong napupulot na aral sa mga video na ating pinapanood. Sabay tayo mga tol, no? Kasi mga bago pa lang din sa akin to mga to. So hanggang sa muli, ako nga po pala si Shobaldi. Peace out!